Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat News Updates. At ito na mga kabalita, kakapasok lang, grabe to, General Katapang pahiya na naman, PDL Kataroha tumakas ng walang kahirap-hirap. At yung play na natin, wala naman ito. Sa iba pa ang mga balita, inihayag ni Senator Francis Tolentino na itutuon ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang investigasyon kung paano po nakatakas ang naunang napaulat na nawawalang person deprived of liberty sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ginawa ni Senator Tolentino ang pahayag matapos na arestuhin ng mga otoridad sa Rizal Province ang 25 anyos na si Michael Kataroha, isang preso sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison, mahigit isang buwan na matapos maiulat na siya'y nawawala. Unang naiulat na nawawala itong si Kataroha sa loob ng maximum security compound noong Hulyo 15 bago siya arestuhin sana noong Agosto 17. Noong nakaraang linggo, ang komite nitong si Tolentino ay nagpasimulan na rin ng sariling investigasyon kasunod ng napaulat na pagkakatuklas ng isang mass grave sa loob ng National Penitentiary matapos mahukay ang ilang bone fragment sa nasabing lokasyon. Ang pagdinig ng Senado na pinamumunuan ni Tolentino ay naglahad din ng di umano'y scheme kung paano nagawang ipuslit at irepak ng mga sindikato ng droga ang iba't ibang illegal o illegal drug shipment sa loob ng compound ng New Bilibid Prison. Ito na ang nagpapatunay na fake news nga. Itong si Secretary Boying Remolla, si DG Katapang at si Angie Bautista. Dahil ngayong araw mga kababayan po natin sa exclusive interview ay umano'y nahuli na itong nakahubad mga kababayan po natin nakatapless na itong si PDL Kataroha ay nahuli pala mga kababayan po natin sa Rizal. Umano mga kababayan po natin. At imagine mo, halos naikot niya na ata ang buong Pilipinas at isang buwan na itong hinahanap. Ang tanong, bakit ngayon lang nahuli na nakita umano ito sa kanilang lugar na dalawang bisis na? So ngayon lang hinuli, kaya sumabog na sa galit itong si Remolla, Katapang at si Angie Bautista dahil dito nahalungkat ang mga anomalya na nangyayari sa loob ng Bilibid. Kasama na nga itong mga kontrabando, pagpasok ng mga illegal na negosyo, mga palaruan at itong paggamit ng mga cellphone. So naku po mga kababayan po natin, alam nyo ba kung hindi dahil kay Kataroha ay hindi ito nabwesto? Kaya nga naman na nanganganib, palagay ko ha, nanganganib itong si Kataroha mga kababayan po natin. Kaya siguro pinilit niyang magtago at tumakas kung saang lugar dahil posibleng tinatarget na ito dahil nabulabog ang kanilang illegal na gawain dyan sa loob ng Bilibid. Walang missing PDL ng due court na si Michael Angelo Kataroha. Naaresto siya 4:15 ng hapon at dinala siya rito para sa medical. At yung si Kataroha ay pinagtanunan dati ng Kongreso at Senado at sinabing nawawala at nasa setting tank. Mamaya, eksklusibo akong babalik para interviewin natin, ipakita natin yung interview ng nanay at mismong kung si Ang kulit din ng sinabi doon ni Secretary Boying Remolla, no, na positibo nga umano na itinapon sa septic tank. Yung pala ay buto ng manok. Ang layo naman, ano, nasabihin mo buto ng isang tao, yung manok. Buto lang pala ng manok yun, mga kababayan po natin. So talagang hindi nag-iingat itong mga ilang official ng ating gobyerno, lalo na itong si Katapang at itong si Secretary Boying Remolla sa kanilang mga pronouncement sa media, no? Basta-basta na lang nagbigay ng impormasyon. So ngayon, no, buhay na buhay at mukhang lakas pa ng tama itong ni PDL Kataroha. At hindi umano alam ng kanyang nanay na nandito pala siya sa Rizal. Ano? Kababayan po natin, so posible naman na hindi alam. Michael Kataroha, ninaabangan natin ngayon. Na mga otoridad, ang nakatapos pang si Kataroha habang pinoposasan. Puwayan kaninang hapon lang. Nakapanayam ko kanina ang nanay ni Kataroha na inaposahan noon na nagtatago sa kanyang anak. Bago matitinanggi niya yan, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kailan mo nalaman ang Diyos sa pagpapinyo? Wala po akong alam. Wala talaga. Ang galing ni nanay magsabi na walang alam. Wala akong idea. Kasi pilit ko siyang kinuwalaan. Wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Kataroha hanggang sa may nadiscovering buto ng septic tank ng maximum security compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Remolla, kay Kataroha ang buto. Pero kalaunan ay binawi ito ng kalihim at inamin na fake news siya. Lumabas din na buto lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Yung mga matitigas ang
At kaugnay po dyan, mga kababayan po natin, dahil sa nangyaring ito, ano, ay pinagsisibak nga ni Katapang ang umano'y 100 ng kanyang empleyado. So hindi lang po yan na ordinaryong empleyado, dahil mahigit umano 20 ay ang kanyang mga opisyal ng Bucor. So magre-recycle na naman umano ulit siya ng kanyang mga tauhan, i-retraining niya umano para mapasunod niya at sumunod umano sa kanilang patakaran, at hindi na umano sunod-sunuran at utos-utosan ng mga PDL. So paano kasi sumunod sa kanya ang kanyang mga tauhan, siya nga ay kontrolado ng PDL. Imagine mo, nakikipagkaibigan, nakikiparty umano, sinabi niya mismo yan, mga kababayan natin, sa mga PDL para bumait lang umano sila. Yan ang kanyang strategiya para makuha ang loob ng mga PDL. Ngunit nagkakamali siya, ay lalong lumakas nga ang negosyo nitong illegal na droga sa loob ng Bilibid, at pagpasok nitong mga kontrabando at ang mga matataas na kalibre na armas na nabisto nga, mga kababayan natin, dahil sa pagkawala ni PDL Kataroha. Malamang bugbog sarado ito kay Katapang. Mga matitigas ang ulo talaga, iskalawags ng tao. So matitigas at iskalawag umano ang kanyang mga tauhan, mga kababayan po natin. Okay, dyan, hindi na empleyado Sila talaga ang mga mga culprit, no? Of course, may kasamang PDL. Yan ang problema ko Problema na yung PDL, problema pa yung tao. So, saan ako? Naku, kung ako sa'yo, Sir Katapang, mag-resign ka na lang dyan para wala ka ng problemahin. Total, hindi mo naman ata kayang gampanan ang iyong trabaho dyan bilang Bucor Director. So, ibigay mo na lang yan sa may kaya at hanggang handang resolbahin o kayang resolbahin ang mga problema dyan na hindi sunod-sunuran sa mga PDL. At ngayon, mga kababayan po natin, ayon sa kanyang interview sa CNN Philippines, ay sinasabi niya na may gusto umanong magpatalsik sa kanya at tinatarget siya umano ng mga malalaking drug lord. So yun ang kanyang palusot. Sabi nga ng mga viewers po natin, paano ka respetuhin ng mga drug lords nakikialian sa kanila. So para sa kalaman ng lahat, ay sinibak na itong si Angie Bautista, pero nilipat lang umano sa ibang correction. So hindi natin alam kung saan siya napunta, at ang kiniklaim niya ngayon na siya umano ang nagbigay ng impormasyon sa ating mga kapulisan, kaya nga nahuli itong si PDL Kataroha. So nag-angat na naman ang kanyang sariling bangko, mga kababayan po natin. At yan po yung ating update. Maraming salamat. At antayin na lang natin yung magiging statement ni Secretary Boyeng Rimolya pagkahuli nitong PDL na si Kataroha. At yan nga, mga kabalita natin, yung mga ukol na balita dyan patungkol nga sa naging mga pahayag at balita dyan. At dito nga yung pagtakas nga, yung pagpuga nga ni Kataroha nga. Natila nga ba daw, mga kabalita natin, na halos isang buwan nga na nawala ito. At na dito nga, itila nga ba, hindi alam kung tumakas o pinatakas, sapagkat nga ipa-iba-iba ng statement itong si Kataroha nga. Na pati nga yung magulang daw hindi daw alam na nasa labas na itong si Kataroha o nandyan sa kanilang lugar na kung saan dyan nga nahuli sa Agono Rizal, na kung saan nakikikain pa nga raw sa bahay, mga kabalita natin. At dito nga tila nga itong sila Katapang at ito nga si Angie Bautista hindi alam kung paano nakatakas o hindi alam kung paano tila nga ba nakapuga itong si Kataroha sa higpit ng siguridad nga dyan sa Bilibid. Tila nga ba walang alam itong dalawa na talagang ito ang umahawak o ito talaga ang magiging tampulan ng tanong dito, mga kabalita natin, sa naging pagtakas o pagpuga nga ni Kataroha, no, mga kabalita natin. At dyan yung mga issue na lumitaw dahil nga sa nangyari na pagkawala ni Kataroha, tila nga ba mas lalo nga lumaki yung sunog dyan sa loob nga ng Bilibid. Na dito nga, mga kabalita natin, nabunyag lahat yung droga, yung mga ipinapasok na kontrabando at yung mga kasiyahan na talagang dinadaluhan pangaraw ni Katapang. At tila nga ba rito sa loob ay fiesta nga at nagsisilbi nga parang hotel ng araw at ang sinasaad pa ng ilang ating mga senador dyan. At
dito nga mga kabalita natin, yung mga pangyayaring ganito, nais talagang maimbestigan at maisiwalat pa lahat ng meron nga dyan sa loob nga ng bilibid at ito nga pagtakas at talagang naiulat pa nga ito nga nasawi na nga daw at talagang dito nga daw itinumba ng mga kasamahan. Tila nga ba yung pagka-fake news ni Remulla at syempre yung pagkapahiya ni Katapang dahil dito sa mga pangyayari o nabunyag sa loob ng bilibid. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Banat News Update. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.